Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 30, 2024 na kung saan sa ngayon ay habagat pa rin ang weather system na umiiral po dito sa ating bansa lalo na sa kanlurang bahagi na patuloy pa rin na hinahatak ng bagyong Shanshan na kahit na malayo na ang bagyong ito nasa southern part pa rin ng Japan ay nahahatak pa rin po nitong habagat. At sa labas ng ating area of responsibility sa silangang bahagi ng Mindanao ay patuloy natin na minomonitor ang shallow circulation na posibleng papasok dito sa ating area of responsibility at posibleng magpaulan lalo na po dyan sa may Mindanao sa susunod na mga araw. At sa ating long range forecast ay wala pa rin naman pong bagyo na namamataan na tatawid po dito sa ating kalupaan hanggang sa susunod na 5 o 7 araw. Pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad na may mga mabuong sama ng panahon dyan sa silangan ng ating bansa lalo na po sa unang linggo ng susunod na buwan at ang development pa ng maya ng ating babantayan. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay maayos naman ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa pero dahil sa habagat ay may mga isolated rains sa ilang bahagi ng Bolinao, Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro provinces, Palawan, Antique, Iloilo, Southern Negros, ilang bahagi ng Cebu, Bohol, Northern Leyte, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ilang bahagi po ng Sokcergen. At mamaya ay sisikat pong araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero may tiyansa pa rin ng muulap na kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi ng Zambales, Mindoro, lalo na po sa may Occidental, Palawan, Antique, Iloilo, Southern Negros, Southern Cebu, Bohol, Basilan, Misamis provinces at ilang bahagi po ng Sokcergen. At mamayang hapon, mas maraming lugar na ulit ang makakaranas ng mas maulap na kalangitan with isolated light to heavy rains. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan, ay ugaliin po natin lagi ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil pa rin sa habagat ay maalon po dyan sa baybayin ng Palawan. Kaya hanggat maaari ay iwasan muna natin ang papalaot dyan, lalo na po sa ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!